Magandang araw mga ka-LE. Ang ating aralin ngayon ay hango sa Module 2, Lesson 4 to 5. Ang masistemang pangangalaga ng mga tanim na gulay sa pamamagitan ng pagdidilig at pagbubungkal. Unahin natin ang pagdidilig ng halaman o watering. Mahalaga ang tubig sa mga tanim. Tumutulong ito upang madaling masipsip ng mga ugat ang sustansyang taglay ng lupa. Sa proseso ng photosynthesis ng mga halamang tanim, ang tubig ang unang elementong kailangan. Kapag mainit ang panahon o klima, tubig ang tumutulong upang mapababa ang temperatura ng halamang tanim. Kaugnay nito, makatitiyak na higit na mapapangalagaan ng mga tanim na gulay kung maisasagawa ng wasto ang pagdidilig. Narito ang mga dapat isalang-alang sa pagdidilig. Ano-ano ang mga dapat isalang-alang sa pagdidilig ng halaman? Una, diligin araw-araw. Pangalawa, gawin ang pagdidilig sa umaga at hapon. Mainam na gawin ito kapag hindi matindi ang sikat ng araw. Kasi maaaring mapasma ang ugat ng mga halaman kung mainit ang araw. Kaya magdidilig tayo sa umaga o hapon. Pangatlo, maging maingat sa pagdidilig upang hindi mapinsala ang mga tanim na gulay. Pang-apat, tiyaking hindi malulunod ang mga tanim na gulay, lalo na ang mga bagong lipat na punla. Ang punla ay yung mga buto na itinanim sa seedling tray, kahumpunlaan, na kapag nagkaroon na ng 3 hanggang 5 dahon, ito ay inililipat na sa mga lalagyan o sa mga kamang taniman. Ang tawag sa maliliit na mga gulay na iyon ay punla. Panglima, upang maiwasan ang malakas na buhos ng tubig, gumamit ng regadera o anumang pandilig na may maliliit na butas. Pang-anim, diligin ang lupang nakapaligid sa mga tanim upang mapanatiling basa ang lupa. Ang ikalawang aralin ay ang tungkol sa pagbubungkal. So, cultivation in English. Ano-ano ang mga dapat isalang-alang sa pagbubungkal ng lupa? Upang makahinga ang mga ugat ng halamang tanim, kailangan bungkalin ang lupa. Sa pamamagitan nito, ay madaling mararating ng tubig ang mga ugat na nakatutulong upang madaling dumami ang mga ugat ng tanim. Ang mga halamang madaming ugat ay higit na malusog. Isang paraan ito upang makapasok din ang hangin sa mga halamang tanim. Isagawa ang pagbubungkal ng lupa sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan. Una, gawin ang pagbubungkal kung ang lupa ay mamasa-masa. Mamasa-masa, ha? Ikalawa, dapat bungkalin ang lupa ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Ikatlo, bungkalin ang lupa sa umaga o hapon kapag hindi matindi ang sikat ng araw. Ikaapat, gawing mababaw lamang ang pagbubungkal sa mga halamang gulay na tanim. Ayan, tapos na ang ating araling 4 at 5. Sa susunod nating aralin, ang 6 at 7, ito ay may pamagat na paglalagay ng abono at pagpuksa sa mga mapanirang peste sa halaman. So hanggang sa susunod mga ka-LE, mag-ingat, magandang hapon.